What is up guys? Welcome sa bagong video. At today, gagawin natin yung usual na pagpapakain sa ating mga scorpions at scorpions. Pero ngayon meron ako ipapakilala sa inyo. So hindi to intentional guys. Nagulat lang ako kung ba't siya nandito. At yun ay si... Okay game. So ito yung storya guys. Ito yung storya. Kahapon may pinakita sa akin si daddy na centipede galing daw sa CR na huli niya. So nakita ko nakalagay dito. Pero akala ko tatapon niya na kasi patay na. Pero guys tignan nyo. Natatakot ako baka mag-bolt. Sana hindi. Hindi ko alam kung injured siya o ano. Pero nandito siya guys. Okay. Nagulat na lang ako kanina. May centipede guys. Dito, okay, hindi ko ina-expect. So ang gagawin natin, gumawa ako ng mabilis ang enclo. Gumawa ako ng kahit anong matangkad na tupperware. Oh shit, matakas siya guys. Oh my god. Stop, stop, bitch. Please, let me help you. Let me help you, bitch. Okay, sinut ko na siya agad kasi ayoko talaga sa centipede guys. Oh shit, boy na boy siya guys. So kung makikita nyo guys, ayun yung injured part niya sa may tail. So guys, hindi ko alam kung nasasabi nyo pero takot na takot ako as of the moment. Ayun na siya guys, nagbuburaw na siya. Hindi ko alam kung kakain siya, mukhang malakas yun. So binabaan ko yung subs at minake sure ko na mataas yung enklong gagamitin natin. So ayun siya guys. Anong centipede ba to guys? Mukhang nagmimising siya ng paa tsaka ng isang something sa buntot. Alam nyo gagawin natin dito guys. Aalagaan natin siya. Sana mabuhay siya. No, hindi ko talaga ina-expect na nilagay siya ni daddy sa deli cup. Tapos nilagay doon kasama ng mga scorpions natin. Yung gagawin ko, bibigyan ko siya ngayon ng EP. Okay. Sana kumain siya kasi kung hindi, hindi ko alam kung paano ko tatanggalin dito yon. Hindi ko alam guys kasi napakalalim nung enclosure. Tapos wala pa tayong tweezers. Okay. So siguro iiwan ko muna dyan yung EP hanggang kainin niya. Wait lang guys, ako makuha pa. Pengi naman, sub-adult or adult. Huwag lang babae. Sub-adult or adult male. Wait lang guys, kailangan ko pagpakiusapan itong mga ipis. Puro babae na uhuli ko. Yun! May sumurutik. Dami nila guys, puro breeder. Solid talaga pag may lats kang alat. Okay, ito guys, may nahuli akong isang. Please note. Ang galing, ang bilis niya. Itignan natin yung bilis mo kapag nakilala mo ang ating customer. Oh shit! Shit! Grabe itong mga lats guys. Munti ko na siya makatakas. Ito siya by the way. Hindi ko alam kung kakain to. Pero sana kumain. Sumisiksik pa siya. Sana kainin niya no. Kasi hindi ko alam kung ano gagawin ko dyan sa ipis kapag di niya kinain guys. Legit. Ayaw niya yata no. Parang gusto niya muna magpahinga. Ano kaya gagawin natin sa kanya? Siguro iyaan muna natin siya magsettle. Kasi ilang araw din siya dito sa catch cup natin. Kung ako sa'yo ipis, sasama na lang ako. Feeling ko guys, kailangan natin to ilipat agad. Kasi baka nguyain niya tong enclosure niya. Sumama ka na kung ayaw mo pang mamatay ha. Good choice. Okay, binalik ko na siya sa bin. Okay, confident na ba na ako na hindi siya makakalabas dito? Sana. Wait lang guys. Mainit eh. Medyo pinagpawisan ako. Solid pala to. Grabe, nakakatakot. So, nagtago na siya. Okay. So, next feeding, katry ko siya pakainin. Hindi ko muna siya lalagyan ng hide kasi gusto ko siyang mamonitor. Okay, yun yung day lang. So, tinry natin siyang pakainin with no success. So, next feeding ka na lang. So, kung regular ka dito nanonood, siguro nagtataka ka. Siguro nagtataka ka kung bakit naging cocopeat yung substrate natin sa ating H-Hotentota. Dahil to sa nabasa ko online na ang H-Hotentota pala ay ang substrate nila dapat loam soil with sand. So ang ginawa ko, gumawa kong cocopeat tsaka yung makeshift sand nila pinaghalo. Okay, so ito yung kinalabasan. Sabi din dun sa website na yun na kailangan daw 70% ang humidity. So hindi ako surprised na hindi sila naman matay sa process na yun. At for some reason, hindi pa rin tuyo yung leaf. Oh shit. Okay. So, tatry natin sila pakainin. Unahin natin yung mga pambenta. By the way guys, as I'm filming this, ngayong Saturday, bukas ng Sunday, may kukuha na dito. Dalawa, 2 pieces ang kukunin niya. So, hindi ko alam kung paano ko i-explain kung bakit ganito yung substrate niya. Okay, siguro naman basic lang intindihin na it's all for science. So, titignan natin kung ganito ba dapat ang setup niya. Okay, so bigyan natin ng ipis. Okay, mukhang malakas naman siya. Mukhang te-takedown pa rin. Sana nga. Panoorin natin. Sini-ipis. Wala. Ay, ayun na, takedown niya na. Sorry guys, hindi niyo napanood. My bad. So, para sa akin guys, mukhang mas maganda sa kanila yung ganitong
setup, to be honest. Hindi ko na kung bakit, parang mas bagay dun sa kulay nila. Next, pambenta. Sana hindi na magtanong masyado yung ano. Sasend ko na lang sa kanya yung care sheet na binasa ko regarding this. Ayun no. Hindi ko alam guys kung nasa-stress sila or what. Pero parang gusto nila lagi ko mawala. Or baka wala lang silang hide. Okay, take down please. Ayun na, hinahabol niya yata. Ayun no. Ambush time. Mukhang ready siya. Huwag na natin hintayin guys. Okay. So initially, nung vinidyoan ko yung pagre-rehome ko sa kanila, actually nabanggit ko dun na tawag dito, kaya ako sila nire-rehome or pinapalitan ng substrate. Eh kasi, nakabahan ako na baka lumaki sila sa akin, diba? Kasi diba pambenta lang sila. So hindi talaga ako marunong magbenta, hindi ko alam kung paano nila na pe-preserve yung edad nung alag. Kinaladkad siya. Astig. So, kaya medyo maraming nangyari ngayon kasi yung video na yun na ginawa ko about rehousing them and changing their substrates is low quality. So, lagi siya nagbo-blurred. Hindi siya nag-autofocus. Tapos, ang dami pang background noise. Okay. Kasi bumaba yung mami ko. Pero ngayon guys, yun lang yung balita. Okay. Yun lang yung balita natin as of the moment. Tingnan natin kung kakagat. Huwag na. Doon na lang tayo sa main event, which is Feisty Friday at yung kanilang ina. Okay. So next time, makakita na rin kayo ng centipede feeding. Mukhang kakailanganin ko ng malaking enclosures. Mukhang bibili tayo sa Shopee guys. Tamang-tama, 12-12. Papakita ko sa inyo yung enclosures na bibili natin. Okay. Naghahanap din akong sphagnum moss. Nag-post na ako sa group, pero tawag dito, yung nag-offer sa akin. Tapos naman yung iba, may shipping fee. Ayoko nga may shipping fee kasi parang gusto ko pipick upin ko na lang or meet up. Okay. Natakot siya. Sana may takedown. Kapag tumigil yung ipis, huwag din natin siya hintayin gumalaw. Next, naano na tayo. Next, customer agad. Oops, medyo mahina tumagahan. Mabagal. Tara. Boring. Doon tayo sa mabilis. Okay, last but not the least. Let's go. Ganda ng formation niya, guys. Parang gutom na gutom. Okay, tama tayo. Gutom na gutom nga siya. Sana, guys, nakikita niyo yung scorpions natin, no? Okay na. So, napanood niyo yun, guys. Malupit na takedown niya. Solid. So, tapos na tayo sa mga paninda natin. It's time to go on. By the way, guys, sorry sa koko ko. Ngayon ko lang ginawa yung enclosure nung centipede natin. Okay. Kasi ngayon ko lang siya nakita as in. Kaya pala ako nawawalan ng isang delicap kasi doon pala siya nilagay ni daddy. Tapos naawa ako guys kasi mukhang nangihina siya dun sa loob. Kaya madaling madali talaga ako. So ito yung next natin. Sino ba to? Mukhang si Feisty to. Kasi ito si Friday. Hindi ako nagkakamali. Sana hindi ako nagkakamali. Go. Okay. Mukhang di natin mapapanood this kasi nagtago sa hide. So, yaan na natin sila dyan. Next, si Friday. Ayun siya. Munti ko na siya mamiss. Grabe, camouflage pang. Okay, malaki-laki to. Laki niyo nag-volunteer guys. Tapos parang ayaw niya pa kumain. No? Tingin niyo guys, gusto niya ba kumain? Sana patayin niya man lang. No? Para hindi siya mapatay habang magmumol. Yun! Grabe ni wrestling. Napanood niyo yun guys. Solid. Solid o galit na galit. Nice. Yan ang sinasabi ko. Next up is yung mommy. Last na. So, sana hindi siya makatakas. I don't know, man. Medyo tumaas yata yung talagyan niya. Sana hindi siya makatakas. Ganda niya. Grabe. Carry. Ako lang yata yung natatakas sa kanya. At I am not afraid to admit. Paano kumain niya? Try ko humuli ng self-adult lang. Mahirap rin manghuli ng let's kapag walang video. Okay, sana hindi siya makatakas. Please don't takas ha. So adult din yung nahuli ko kasi sila yung mas marami. Sana hindi tumakas yung scorpion guys kasi wala tayong panghuli dyan. Hindi ako nag-prepare. Go. Please. Show us some takedown. Grabe, hindi siya interesado guys. Oh shit. Umay naman. Ito uli yung dadaan. Okay, nakatakas siya. At mukhang ayaw naman kumain ni... Takot ako. So guys, yun na yun. That wraps up our video. Maraming salamat sa pagtutok guys. So, to wrap this up, ang balita natin ay pinalitan natin ng substrate nila. At saka yung overall humidity. Tapos yung bago nating alagang, hindi ko in-expect.
at mababawasan na rin tayo ng dalawang paninda. So, yun lang guys. I hope to see you in the next video. Goodbye.